Bukod sa tinaguriang lupain ng mga bayani ang probinsya ng Bulacan, dito rin itinatag ang kauna-unahang Republika ng Pilipinas na tinawag namang Republic of Biak na Bato. Ako po si Kuya F at yan ang ating kwentong kanto sa araw na ito. May 31, 1897, nang maitatag ni General Emilio Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato sa San Miguel de Mayumo, now known as San Miguel Bulacan. Ang konstitusyon ng Republika ng Biak na Bato ay isinulat ni Felix Ferrer at Isabelo Artacho na hango sa Cuban Constitution. It provided for the creation of a Supreme Council which was created on November 2, 1897. Na kung saan ang naging presidente nito ay si Emilio Aguinaldo at ang vice naman ay si Mariano Trias. Nang malaman ng mga Pilipino ang tungkol sa ginawa ni Emilio Aguinaldo, muli silang nag-armas laban sa mga Espanyol at dahil dyan, nabahala ang gobernador-general ng panahong iyon na si Primo de Rivera. Gumawa ng kasunduan si Rivera upang lisanin na ni Aguinaldo ang lugar at maiwasan ang pagdanak ng dugo. Si Pedro A. Paterno, isang kilalang lawyer mula sa Maynila, ay voluntaryong naging tagapamagitan kay Aguinaldo at Primo de Rivera. Paterno proposed a peace based on reforms and amnesty to Aguinaldo. Pabalik-balik si Paterno, dala ang mga proposals ng dalawang panig. At noong December 14 and 15, 1897, napirmahan ang tatlong dokumento na bumubuo sa Pact of Biak na Bato. Ang principal condition ng nasabing pact ay malayang lilisan sa bansa si Aguinaldo kasama ang ilang mga kasamahan patungong Hong Kong. Noong December 23, 1897, dumating sina General Celestino Tejero at General Ricardo Monay ng Spanish Army sa Biak na Bato at naging mga hostage ng mga rebelde. Matapos matanggap ni Aguinaldo ang partial payment mula sa napagkasunduan, tuluyan na siyang tumulak patungong Hong Kong noong December 27, 1897. At para naman sa ibang Filipino generals, hindi sila kumbinsido sa sinseridad ng mga Espanyol, kaya hindi nila isinuko ang kanilang mga armas. Sa ngayon, ang lugar na ito ay tinuturing bilang National Park simula noong ideklara ito ni Pangulong Quezon noong 1936. Bagamat isa itong parke, hindi lang ito lugar para maglibang, kundi lugar kung saan pwede nating matutunan ang ating kasaysayan. Ako po si Kuya F, hanggang sa susunod na kwentong kanto.